Grounds for impeachment daw ang pagkabigo ni Pangulong Duterte na protektahan ang teritoryo ng bansa sa West Philippine Sea. Ayon yan kay dating Senior Associate Justice Antonio Carpio. President said, China, the Chinese can fish in the EEZ. That's a violation of the Constitution. The penalty for that is Congress should impeach him because he has, that's a culpable violation of the Constitution. But unfortunately, that's a political act again. It requires Congress voting, but he has a super majority. Ang isyu ng pangiisda ng ating mga kababayan ay nasundan pa ng ulat na nagtatapon umano ng dumi ng tao ang ilang Chinese vessel sa West Philippine Sea. Sagot ng Malacañang, walang nilabag sa Konstitusyon ang Pangulo. Go ahead, impeach him if you can. Pero yung pangingisda po sa Boro, hindi po presidente nag-decide dyan. Ang nag-decide po dyan ay yung arbitral tribunal. Sinabi po, lahat ng traditional fishing rights, na mga lahat ng nangingisda dyan since time immemorial, dapat patuloy na respetuhin. At therefore, hindi lang po Pilipino nangingisda dyan, pati mga Chino, mga Vietnamese, yung mga merong traditional fishing rights. So huwag niya pong sisihin ang presidente. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kami masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.